Isa pang problema sa mangga, itong tinatawag na kurikong dulot ng seed fly. Pag hindi mo makontrol, 50 to 100% malulugi ka talaga. Walang matira pag hindi mo ito makontrol. Yung trips, nakakasira din yan ng balat ng mangga. At maapektahan yung quality ng ating bunga. At saka yung hoppers, yung ihi niya, nagbibigay mansa doon sa balat ng ating mangga. Kaya wala ring quality na bunga yung na ating may produce. Tsaka yung mango shoot loopers, yung uod, may encounter natin yan sa 29 Duffy. Up to 30 to 60% to 70%, mahuhulog talaga yung butil pag hindi natin maagapan. Lalong-lalo na sa pagmalaki na, ay aatake pa rin yung tinatawag na fruit fly. Kaya kailangan natin na sundan ang mga pamamaraan at mga pesticide at saka yung fungicide na angkop para doon sa mga insektong may encounter natin sa fruit development stage. Magandang araw mga kaibigan natin diyang magsasaka, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na nagmamangga. Sa episode na ito ay ating tatalakayin ito'y tungkol sa pagpapabunga ng mangga. Bali, continuation na po ito sa mga nag-aabang dyan, continuation na po ito sa part 1 na ginawa po natin. At magbigay lang po ako ng link doon sa description below para makita ninyo sa hindi pa nakapanood. At ang ating pag-uusapan sa episode na ito, ito'y about sa fruit development ng mangga. Pero kung bago ka pa sa aking channel guys, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Disclaimer lang po para sa ating mga kaibigan dyan, na lahat po ng chemical brands na aking mababanggit sa videong ito ay hindi po sponsored. At depende pa rin sa inyo kung anong chemical brands ang gagamitin nyo. Tara, pag-usapan na natin. Sa stage na ito guys, sa 29 Duffy, ito po yung nagiging resulta sa ating pabaon. Kaya pag tinitipid po natin yung ating pabaon o yung chemicals na ginagamit natin sa pabaon, sure po ako na 27, 28, 29 ay napakarami na pong hoppers, mango shoot loopers, yung uod at saka trips. Yan po ang common pest sa stage na ito. Huwag lang po masyadong yung tinatawag namin dito na patal, yung hindi po tatamaan yung mga bulaklak, bali mest lang talaga ang ating style sa pag-spray. Ayan. At binabalikan po natin yung ating bulaklak at the age of 33, bali 29, tayo nagkakandak ng spray, 30, 31, 32, 33, bali 4 na araw, doon na tayo magkandak na naman tayo ng spray. Ang gamit po natin dito, yung silicron pa rin, 150 ml, tapos lagyan lang po natin ng isang sachet ng cartap, tapos pwede ng mangkusib kung mayroon kayong mangkusib
or anthracol, yung propanib mula po sa Bayer, or mangkusib. Piliin nyo lang sa mangkusib guys yung country of origin, yung India. Malaki po ang diferensya ng quality sa mangkusib na made in India kumpara po sa made in China. At dito ang common pest ay yung thrips sa bunga. Sigurado ako sa stage na ito ay matatanggal na sa 150 ml na profenopus. Tapos babalik tayo after 3 days from 33 Duffy, 34, 35, 36. Babalik na naman tayo sa ating manggahan at magkakandak ng spray. Ang ginagamit po namin dito, bali 36 Duffy, ay nag-a-apply na kami ng brand na Vessel, yung mula sa Agwe. Vessel Ultra, Chlorpyrifos, plus Cypermethrin. Ang timpla ko sa Vessel Ultra guys ay 150 ml. Tapos dito na stage ay naglalagay ako ng mangkusib o contact na fungicide. At sa stage din na ito ay naghahalo po ako ng red na gromor, bali 250 ml. Yan. Tapos after na naman sa stage na ito, 36 Duffy, magbilang lang po tayo ng tatlo. Bakit close interval po tayo sa stage na ito? Dahil sa ganitong stage guys ay dito na po mas delikado yung tinatawag nilang kurikong, yung damage ng seed fly. 36, 37, 38, magkanda 39 ay magkandak na rin tayo ng spray. Bali 3 days interval lang po. Dito pwede na po tayong gumamit ng alika o yung alika mula sa Syngenta, ang Thiamethoxam plus Lambda Cyhalothrin sa stage na ito. Kasi guys, common po yung seed fly sa stage na ito na posible na aatake. Kaya dapat nakadepensa po tayo palagi sa ating bunga. Kasi sa stage na ito ay parang hinliliit na po yan yung size ng ating mangga sa edad na yan. Tapos balik na naman tayo sa 42 days guys ay maghalo tayo ng minictostar. Bali isang sachet sa isang drum na tubig, tapos lagyan po natin ng contact na fungicide tulad ng mangkusib. Sa stage na ito ay nangangailangan po ang ating bunga ng mangga ng mataas na potassium para sa paglaki niya, na mayroon siyang karagdagang sustansya na makukuha na ma-absorb mula sa dahon. Ayan, 42 Duffy na tayo at punta tayo sa 45 Duffy. Sa 45 Duffy ay mag-spray na naman tayo ng pang isang beses na minictostar. Bali, pangalawang beses po tayo na ng minictostar. Same pa rin, isang sachet bawat drum. Tapos, lagyan lang po natin ng mangkusib. Yung mangkusib guys ay kailangan na mayroon talaga tayong stock niyan sa ating bodega para po hindi tayo maubusan. Kasi paulit-ulit po natin yang ginagamit para magkakaroon ng quality sa balat yung ating mangga. From 45 Duffy to 48 Duffy ay maglagay rin tayo ng mangkusib
Tapos, pwede na yung brudan. Ang active ingredients ng brudan is chloropyrifos at saka BPMC. Ayan, para sa mga uod. Kasi sa ganitong stage ay papasok na naman yung mga steam borer or yung bakit tinatawag yung steam borer na hindi naman siya sa steam, doon siya pumapasok sa fruit. At after that, to 51 Duffy, pwede na tayong mag-maintain ng cypermethrin. Tapos, lagyan lang po natin ng mangkusib, bali 250 grams. Every spray po, maglagay po tayo ng mangkusib. From 42 Duffy down to Baging, ay kailangan na maglagay tayo ng mangkusib. Every spray na 250 grams. Tapos, maglagay po tayo ng red na grumor. Bali, yung high in potash. Yan, at pwede na mag interval spray bago tayo magbagging, cypermethrin plus chlorpa, interval po natin ng chlorpyrifos. Ayan. Tapos, after that, pag kinabukasan guys ay magkakandak na tayo ng bagging, ay mag-spray tayo ng systemic na chemicals o pesticide. Ang gamit ko ay yung alika. Tapos pinaparisan ko lang yan ng pint weight, bali 50 ml na alika at 150 ml na pint weight. Tapos nilalagyan ko ng 300 grams or 300 to 350 grams ng mangkusib. Depende po sa balat ng ating mangga. Pag medyo satisfied na po kayo sa balat o makinis na, eh pwede pong 300 grams lamang po. Pero pag hindi pa kayo satisfied, ay magdagdag ng kaunti, bali 350 grams ng mangkusib para po matiyak po natin na may quality sa balat yung ating mangga. Tapos lagyan po natin ng red na grumor at yan po. At kinabukasan, pwede na po tayong magkandak ng bagging. After that, pag matapos ng maibag lahat, eh pwedeng babalik na naman tayo sa area para mag-spray. Ang gamit po natin dito eh yung alika pa rin, bali 50 ml na alika at saka pint weight. Pwede po yung kahit anong brand, basta pint weight. Kasi yung pint weight medyo mabaho at kahit mosquito po ay hindi po lalapit sa inyong manggahan. Bali 150 ml. Tapos kung gusto ninyong maglagay ng fungicide, huwag na kayong maglagay ng mangkusib sa stage na ito, kundi yung mga systemic na po para maabsorb sa dahon ng ating mangga. Ayan. At bago ko makalimutan, sa stage na, after bagging, pwede po kayong magkandak ng spray every 7 days or 10 days hanggang harvest. Basta tandaan nyo lang, as 1 week before harvest ay magkandak tayo ng spray para po sa mga langgam. Kasi iwan ko kung anong tawag sa Tagalog nun, yung langgam na maitim. Yan. Kasi pag nag-harvest po tayo, ay masusunog po yung balat, yung baliihi niya ay nakakasunog po doon sa balat ng ating mangga. Kaya nagiging low quality yung ating mangga. At sana'y nagustuhan ninyo ang aking episode sa ngayon. At mga kaibigan kong magsasaka, hinihiling ko ang inyong suporta na sana
ay mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Juji Kuchia. God bless and happy farming! Bye-bye!